Ba na naman. Babangon ulit para pumasok. Gagawa ng mga gawain, mag-aaral. Pero alam nyo, sa simula, masarap pa rin sa pakiramdam yung makakapag-aral. Parte na ng buhay natin. Pero sa bahay na tayo nag-aaral ngayon. Ano ba to? Ba't ang tahimik? 6 AM na. Uy, ano ba? 8 pa meet natin. Excited. Uy, may 2 hours pa tayo. Maaga lang ako gumising kasi ayusin ko yung PPT. Pero may link na ba para mamaya? Wala pa daw sinesend eh. Uy, meron na. Nasa classroom. Check mo. Alam niyo, mag-flu pa kayo. Maaga pa. Yung iba maligo na. Sa first day, iba yung saya. Iba yung excitement. Yung tipong nag-aayos ka lang, nakangiti ka pa. Ang gaan sa pakiramdam. Para bang magsisimula ka ng isa na namang adventure. Pero minsan, hindi rin ganun kasaya. Tapos na ba kayo sa mga to-dos? May kulang pa ako 5. Ano? Bakit ayaw mo patapusin? Tamad mo naman. Kasi sila mama at papa. Lagi nag-aaway. Hindi na ako makapag-focus. Lagi na lang ako umiyak tuwing gabi. Seryoso. Hay nako, ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Ano yung sagot ng mga hindi makapapos? May pa-send din. May watch party tayo or little stripper. Tara. Arat. Arat. Siyempre, mas masaya kasama ang mga kaibigan mo. Puro kawanan, ngiti. Minsan, may isip mo na lang, sana tumigil ang oras. Unti-unting lalapit ang ating mga mundo. Nawasa ay ating bitbit. Maligay at walang takot. Pero heto tayo. Late na ako. Sa 4 na sulok ng kwartong to, tayo ay nasa realidad. Hindi natin kalkulado ang oras. Kaya ko pa ba? Morning po, ma'am. Kaya pa ba natin? Uy, okay ka lang. Late ka na. Buti late din si ma'am. Oo. Hindi lang ako nakatulog ng maayos na walang kami internet, diba? Ang dami palang tas na in-upload nung wala kaming wifi due agad today. Tulog ka na lang after this. Uy, di pwede. May gagawin pa sila na groupings. Okay guys, mag-OT tayo ha. Kaya pwede na kayo kumain habang nagle-lesson. Sabay-sabay na assignments, deadlines, nood dito, video dyan, sagot dito, sulat niyan. Pwede bang, teka lang? Hindi mo mapigilang dumating sa punto na wala ka ng gana mag-aral. Mas gugustuhin mo na lang maglibang kahit na binabagabag ka na ng deadlines. Kasabay ng thought na gusto mo na lang sumuko kasi feeling mo na ubos mo na yung best mo. Sabi nila, gagaan ang loob mo sa pamilya. Eh, hindi naman lahat ng pamilya masaya. Ang daming problema ang nabubuo dahil sa pandemya. Gaya nila, hindi nila ako mahal at hindi nila ako naiintindihan. Saka yung feeling mo, wala nang may gustong maniwala sa'yo. Hindi lang tambak na gawain ang kalaban. Madalas mahinang internet connection, kulang sa gamit, at pati na rin yung walaking pambayad sa kuryente.
Dahil doon ang hirap makaintindi ng lessons. Hindi naman lahat kaya mag-self-study. Hindi po kasing bilis ng utak namin si Flash. May mga slow learners din kagaya ko kaya sana ay hapaan niyo pa po ang pasensya. Walang kausap. Walang magawa kundi umiyak na umiyak na umiyak na lang. Wala nang ibang magawa kung hindi magpahinga na lang at pumikit ulit. Ulit-ulit na lang ang mga araw. Wala na yung saya, excitement. Sabik na ako matapos to. Pero ito tayo ngayon. ECQ. MECQ. Nakakulong sa apat ng sulok ng kwartong ito. Pero hindi nyo totoong alam kung anong nararamdaman ko. Akala nyo madali lang ang pinagdadaanan ko, pero akala nyo lang yun. Hindi madaling mapunta sa sitwasyon ko. Pero hindi niyo ako inisip kahit minsan. Sa likod ng masasaya kong ngiti, may nakakubling lungkot. Pangungulila sa pagmamahal. Kaya, tatapusin ko na. Para wala nang problema. Bakit di pa online si Marinea? Hindi rin siya nagre-reply sa mga message ko. Sa akin nga din eh. Nag-alala nga kami kasi meron sumigaw sa kanila. Ang akala namin ay brownout na naman. Baliw. Class, I'm sorry. This announcement breaks my heart. Pero kailangan niya din malaman. Your classmate, Marinea, committed suicide last night sa kwarto niya. Later, we will have a prayer session. By the way, be sure to attend seminar later for your mental health. Iwan ka, Brian. I need to talk to you. Class dismissed. Bakit po? Nako, Brian. Hababa na lang pababa ang mga grado mo ah. Graduating ka pa naman. Alam mo anak, marami namang paraan dyan para matuto kung hindi mo maintindihan ang lessons. Magtanong ka sa amin. Sa YouTube, maraming videos. Oh, kakakita ko lang kanina, nag-share ka ng video sa YouTube ah. Mga klase mo andyan. Patulong ka sa kanila, anak ha? Para sa kinabukasan mo. Laban lang. Okay po. Thank you po. Oh, yung hindi okay dyan, magsabi na. Alam naman natin yun, pero... Gusto ko kayo mag-open up na tayo. Ang kailangan naman natin lahat ay kausap. Nakakabigla. Sino mag-aakalang puputulin niyang buhay niya? At kung ganito magpapaalam, kukupas sa oras, maraham, maraham. Uukitin sa puno ating mga ngalan. Nang kung maligaw, may palatanda. Kawan mat, pagmamalabis, may pag-ibig pa rin. Huwag ka na umalis dahil dito. Bukas, dagdagang pagod sa pakiramdam. Hindi ko siya masisi sa desisyon niya. Marinea! Uy, bakit? Diyos ko.
Anyari. Ang uwi naman, aga-aga? May naman naka-all caps. Anyari, baray. Kinabahan ako. Palaginip lang pala. Hoy, meet nga. Hindi tayo sigurado sa kung anong nasa hinaharap natin, pero minsan nagkakaroon tayo ng mga babala. Kung alam na natin ang tama, huwag na tayong magdalawang isip paggawin ito. Kakaunti na lang ang tunay na tao sa mundo. Pahalagahan mo ang mahal mo sa buhay. Mahirap eh. Mahirap din ilabas yung mga nararamdaman natin kasi alam natin na kailangan talaga natin magsumikap dahil may mga pangarap tayo. Kahit na mahirap ngayon ang pag-aaral, pero yung mental health talaga natin ang importante. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa ating isip, kinakapapa natin yung new normal. Kung paano iproseso, kung paano lahat ay tanggapin. Hindi talaga madali aminin natin, pero di tayo susuko. Dahil tayo ay may mga pangarap sa buhay, kaya wag nating isiping mag-isa tayo. Lahat tayo ay magkakasama sa tagumpay. Kapantay, inaaralan ng bawat pagpagko. Walang mintis ang tuwa sa ating dalawang hinamagawa. Ang tamis sa taruga na laganap sa simula. Ngayon I'm not afraid.